Bandang hapon, may napansin ako sa labas ng bahay namin. Daming tao, andun yung mga kakilala ko, andun si Lola, nandun yung tito ko, at may tricycle. Anong ginagawa ng tricycle dito? Aalis ba kami? Kaninong tricycle yun? At anong nangyayari? Kaya lumabas ako ng bahay at tinanong ko yung lola ko, sabi ko, "La, anong meron?" Tapos sabi ng lola ko, "Sa atin na tong tricycle. Papasyal na tayo? Sa Ilocos?" Kinanatuyin na ubingin, anong Ilocos? Tricycle, mag-i-Ilocos ka, ha? Okay ka pa ba? Tuwing mamamalengke kami, ginagamit namin yung tricycle at lagi akong pinapaupo sa maliit na upuan. Dahil nga naman sabi daw nila, pambata yun. Ay, sang malas ko naman. Lagi na lang ako dito, tigas-tigas ng upuan eh. Kaya pag bumababa sila lola sa tricycle, madalas hindi na ako sumasama. Tatambay na lang ako sa tricycle at uupo na lang ako doon sa totoong upuan. At may kipagkwentuhan na lang ako sa driver. At habang nagkukwentuhan kami, parang may inaabot yung driver namin sa loob ng tricycle. At syempre na-curious ako. At sinundan ko ng mga mata ko kung saan pupunta ang kanyang mga kamay. Binuksan niya yung upuan na maliit. Nasabi ko, "Ha? Lalagyan pala yan?" "Oo, lalagyan yan. Dito ako nilalagay yung mga barya." Wala lang, walang plot. Amaze na amaze lang ako sa upuan na yun nung edad ko na yun. First time ko kasi makakita ng upuan na may taguan. At maliban sa hidden treasure seat na yun, meron akong mga gustong ireklamo sa mga tricycle na yan. Nung medyo lumalaki-laki na ako, pinapayagan na akong umupo sa may likod ng driver. De joke lang, ibig ko sabihin sa likod ng tricycle. Ito yung pinakasikat na upuan nun eh, kasi presko tapos ang angas mo. Nire-reklamo ko to kasi minsan kapag dalawa kami ng pinsan ko uupo sa likod, syempre uurong ako sa dulo. Doon ako laging pinapaupo. Sana naman kuya, lagyan nyo na ng foam tong bakal na to. Yung ibang tricycle may foam na pero yung sa atin wala pa rin. Ano ba naman yan? Kawawa naman yung mga chicken nuggets ko dito. Pero paborito ko talagang umupo sa likod ng tricycle kaya simula nung pinayagan na ako sumakay doon, doon na ako madalas pumapwesto. Pero ang pinakaayaw ko lang din kasi sa mga senaryo dito, yung kakausapin ka ni Manong driver tapos nilalaksan niya pa yung gas niya. Ano? Sige, kwento mo yan eh. Kapag dumadaan naman kami sa mga gas station, paalala lang, di ako adik ha, pero nababanguan talaga ako sa mga gas. Anyways, kapag nagpapagas kami noon, na-amiss ako kay kuya yung driver namin. At syempre, na-curious na naman ang utak ko, kaya sinusundan ko ulit yung kamay niya kung saan pupunta. At sinawsaw niya yung straw dun sa tangke ng motor. Tapos chinek niya sabay sabi ng, "Paubos na nga yung gas ko. Sige, full tank boss." At amazed na naman ako. Akala ko kasi sasabog yung motor kapag kung ano-ano yung sinawsaw mo dun. Pero amazing. Meron pa nga dati yung mga gas na nasa bote ng soft drinks. Parang ang sarap inumin. Strawberry flavor, sarap. De joke lang. Pero maganda din dito yung ginagawa nila dati kapag pinapasok yung bote sa tangke. Oh, ang galing ni Intan ko na yan. Tornado na yan ni Intan. Oh my god, sobra na tolid. At dati ng mga panahong ito, naghahatid kami ng ulam sa mga kamag-anak namin. Kasi magkakalapit lang naman yung tinitirhan namin. Kaya kapag nagluluto si Lola, sobrang dami. Kaya parang laging may nag-order sa amin ng mga pagkain nun. Pag-atid namin ng ulam dun sa isa naming kamag-anak, minsan nagsichismisan pa yung lola ko sa yung mga kamag-anak namin dun, kaya napapatagal yung pag-antay namin ni Manong driver sa labas ng bahay. E ako tong naboboring sa tricycle, sabi ko kay Manong driver namin, "Pwede ko ba tong paandarin?" Tapos sabi naman niya, "Sige lang, eto susi oh." Syempre ako naman tong tumantuwa, bibong-bibo ako. Sumakay ako sa tricycle at pinag-jack ko. At ayun, umandar yung makina. Tapos tinuruan ako ng driver namin kung paano paandarin yung mismong tricycle na. Napaandar ko naman. Kaso, sa hindi inaasahan, biglang lumabas si Lola. Eh di, napagalitan kami. Kinagawa niya yan! Kininanatuyin na ubingin! Nung medyo nadadagdagan na ulit yung height ko, sinubukan ko namang sumakay sa likod ng tricycle. Tapos sabi sa akin ng Lola ko, "Sigurado ka ba? Diyan ka sasakay? Mahulog ka dyan." Tapos biglang sumingit yung tatay ko, sabi niya, "Yaan mo na yan, laki-laki na yan eh." Kaya sa wakas, mararanasan ko na ding sumakay sa likod ng tricycle. Pero yung tricycle kasi namin nun, sobrang luwag yung patungan dun sa likod niya. Kaya medyo mauga kapag dumadaan kami sa lubak. Kaya mapapa-oh-shit ka na lang dun.
Oh shit. At recently lang, no, nung sumakay ako ng tricycle, syempre medyo adult na yung ating katawan. Yung ibang tricycle hindi na komportable sa sobrang liit ng space at nipis ng upuan. May gulay, ang tigas ng upuan, mukha namang foam. Pero bakit ganun? At dahil kinulang din sa space yung nasakyan ko nung nakaraan, tabingi na din yung ulo ko. Buti na lang kaya pa ng mga buto-buto ko. Tapos may mga tricycle driver din na hindi nagpapasakay minsan. Kuya, dyan lang. Ay boss, traffic, saka mainit. Lakarin nyo na lang, malapit lang naman. Kaya nga ako sasakay eh, kasi mainit. Wala pa akong dalang payong nito. Grabe, ang hassle nun nung may pupuntahan ako. Naglakad na lang ako, kaya pagdating ko dun sa pupuntahan ko, sobrang pawis na pawis ako at amoy araw. Pero di ko rin sila masisisi, baka display lang nila yung tricycle na nakapila sa labas. Baka magsasakay lang sila kapag wala ng traffic sa earth, saka kapag sumabog na yung araw para hindi na mainit. Joke lang. Okay guys, bonus story. Dati nung elementary ako, nung hatid-sundo ako ng tricycle namin sa school. Madalas niya ako hinahatid sa may karinderya malapit sa bahay namin kasi doon kami nagpo-food trip. At habang kumakain ako, naisip ko mag-GM nun sa mga klase ko para magtanong kung ano yung assignment namin. At pagdukot ko ng phone ko sa bulsa ko, hindi ko makapay yung cellphone, eh doon ko lang naman lagi yung nilalagay. E mailig kasi ako maglagay ng cellphone sa bulsa noon kahit slacks yung pantalon ko, saka yung pantalon ko noon pangit yung bulsa. Pinatahil lang kasi sa kakilala para makamura. Kininanatuyin na ubingin! Kaya yung bulsa ko noon maliit at nakalitaw lagi yung phone. In short, madaling malaglag. Tapos inalala ko noon ano yung mga posibleng dahilan ng pagkawala ng aking phone. Tumingin-tingin lang ako sa paligid at nakita ko pa yung tricycle namin. Kaya syempre naisip ko, ah baka nasa tricycle namin. Yun lang naman yung posibleng malalaglagan ng cellphone ko eh. Kaya pinuntahan ko na. Naku! Wala dito, wala dito. Asa na kaya yun? Wala dito. Nung hindi ko na makita, umuwi na lang ako sa amin tapos buong araw akong nanlambot. Feeling ko hindi na ako millennial. Kaya sinabi ko sa lola ko, Lola, nawawala yung cellphone mo? Eto, san galing? Yung driver natin dinala dito, nalaglag mo daw sa tricycle. Kanina ka pa niya hinahanap eh. Kumain lang naman ako sa karinderya eh. At ayun, nakita yung cellphone ko. Hindi ako nawala ng cellphone noong panahon na yun. Hindi humiwala yung kaluluwa ko. At ito yung mga na-experience ko sa tricycle. Kahit nakakainis minsan, eh masaya pa din. Ikaw ba? Ano-ano na yung mga experience mo sa tricycle? Comment mo sa baba, babasahin ko yan. Yun lang, subscribe! Yes guys, tapos na yung animation ko at mag-subscribe na kayo sa channel ito dahil malapit na tayo mag 1 million. Yes, ako po ito si Arkin Animation. At kung gusto nyo pa makita itong pagmumukan to, mag-subscribe kayo dun sa isa kong channel. Yan, baka i-upload ko yung proseso ko sa paggawa ng animation dun sa kabila. So, ito siya. Yan. Tapos, bago kong TikTok account. Yan. Tapos, gusto nyo mag-message sa akin sa Instagram account. Tapos, yun lang. Bye-bye. Thank you. Salamat sa panonood. Bye!